Welcome development para sa mga ahensya ng gobyerno ang pag-amin ng CPP na nasawi ang dalawa nila sa top NDF consultants. Inamin ng Communist Party of the Philippines sa CPP ang pagkasawi ng mag-asawang Benito at Wilma Austria Tiamzon. Ang dalawa ay high-ranking leader ng CPP na kalaban ng gobyerno. Bahagi ang mga Tiamzon ng peace panel ng mga kaliwa na ginagamit na taktika para palakasin ang armed wing ng grupo na NPA. Pero nakaraang taon pa nang mapaulat ang pagkamatay ng dalawa sa pagsabog ng isang bangka sa Samar. At ngayong inamin na mismo ng CPP, tagumpay ang mensahe nito para sa pamahalaan. Well, una-una matagal na natin na naririnig na namatay nga daw yung mag-asawang Tiamzon noong last year pa. And ngayon meron na tayong confirmation coming from the CPP itself, no? Na wala na nga sila. So sa atin, sa NTFLK, kaya malaking epekto nito sa liderato nila, considering na si Joma ay namatay na rin. So magkakaroon ng problema talaga sa kanila sa kung sino ang kukumpas ano, sa mga gawain ng CPP, NPA, NDF. Sinasabi na mga Tiamzon ay kabilang sa utak ng 1985 Inopakan Leyte Massacre kung saan dose-dosena ang pinatay dahil sa hinalang trinaydor nila ang mga kasamahan sa CPP at PA. Katunayan, nagkaroon pa nga ng 10 milyong pisong pabuya noon para mahuli ang dalawa. 2014 na maaresto ang mag-asawa pero sila ginawang political prisoners ng mga makakaliwa. Pinakawalan sila noong 2016 ni dating Pangulong Duterte para makadulo bilang peace consultants ng National Democratic Front na magkaroon noon ng peace talks sa Oslo, Norway. Pero walang resulta ang peace talks dahil patuloy na umatake ang NPA sa mga sibilyan sa gitna ng negosasyon. Nauna rito, hinatulan ng Quezon City Regional Trial Court ang mag-asawang Tiamzon na guilty sa kidnapping at serious illegal detention at pinatawan ng parusang reklusyon perpetua o pagkabilanggo ng mula 20 hanggang 40 taon. Mensahe naman ng pamahalaan sa mga aktibong makakaliwa. At malaman sana nila na kapag ikaw ay miyembro ng CPP-NPA, oras na lang o araw na lang talaga ang nakatakda kung kailan ka mapapatay sa enkwentro or mahuhuli. Dalawang guerrilla fronts na lamang ng CPP-NPA ang natitira ngayon sa bansa ayon sa NTFLCAC. Yan ay dahil sa tagumpay ng task force magmula ng ilunsad ito noong 2018 ng Duterte administration. Noong wala pang task force LCAC, nasa 89 na mga guerrilla front ang nililinis ng gobyerno. Guerrilla fronts ang tawag sa mga lugar na may matinding impluensya ng insurhensya. That it is just a matter of time na madidismantle na rin yung dalawang guerrilla fronts. Meaning, pag nangyari yan, ay makakapag-focus na yung region sa peace and development. And the same thing, no, has happened to throughout the country. Sa ilalim ni Pangulong BBM ay natiyak ang continuity ng mga programa through good governance ng NTFLCAC. At sa mga namumuno sa task force ngayon, mariin nilang siniguro na magpapatuloy ang gains ang mga nasimulang programa ng task force tungo sa pagkatalo ng CPP, NPA, NDF. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondeha, SM9 News.